Yo, what up? Panibagong araw na naman ngayon at gagawa tayo ngayon ng video para sa ating battery box, battery bank, power station. Hindi ko alam kung ano mismo yung exactong tawag, pero yun yung gamit ko sa camping, sa outdoor, sa isla. Sa kung saan kami mapadpad, yun yung gamit ko, yung EcoFlow Delta. Powerful enough siya para makapag-edit ako ng video. Lahat na mga kailangan kong gawin, i-charge lahat ng drone, GoPro. Hey! So yun, at iba... Hey! So ayun, papakita ko sa inyo kung paano siya gumagana at kung gaano katagal natin siya magagamit, gaano katagal siya mapapakinabangan. So ngayon, tignan muna natin tong ginagawa dito sa wiring ng ating van. Dahil pinarewire ko yung buong van kasi nga medyo nagkakaroon ng problema. Insan, biglang namamatay yung aircon, biglang nagbo-blown yung fuse ng fuel gauge tsaka nung temperature. So alam mo yun, medyo masakit siya sa ulo. Meron ka anxiety na tuwing sasakay ka sa kanya, may pagka-problema na naman yung wiring dahil sa tagal na rin itong sasakyan natin. Siyempre, yeah. Pinaklas lahat ng wire, tinanggal lahat ng laman sa loob, papalitan natin lahat ng bago para wala na tayong sakit ng ulo tsaka pwede natin dalhin sa mas malayong lugar at mas remote na area na wala tayong kaba. Alright? Narinig nyo yun? Nilalagyan natin ng busina ito na pang malakasan. Ah! Woo! Oh damn! Ang sexy ng tunog! Siga! Siga! Dito ako sa malayo. Ang angas ng tunog! Ang yabang ng tunog! Dating tunog niyan! Pipip! Ngayon, tunog niyan pang high-end na sakin, eh no? Pop-pop! Ayos! Ayos! Eh no? Kita niyo ba? Yan, matagal ko ng sakit ng ulo tong alternator dahil naguguluhan ako sa wiring niyan. Lagi kong dasal na gusto ko talaga mapariwire yan kasi nga, nai-stress ako dun sa mga fuse-fuse niya. Di ba, nakita nyo na yun na huminto tayo minsan kasi nga yung fuse niya nagtitrip. Kuya, pakilala nga kuya. Ako si Dudes. Saan ka nila makukontak kapag kailangan nila ng rewiring? Facebook lang, Dudes Auto Repair Shop. So, kapag ka kailangan nyo magpariwire ng mga sasakyan o kung ano man yung mga ano, sa mga dito sa mga taga-Palawan na. Lahat ng ano part, pati makina, alam niya rin. Yeah, marami tayong gagawin. Makakatulong natin siya sa mga kailangan natin gawin dito. At least ngayon, meron na tayong kasama na gagawa nun. Madali na tayong makapag-add. Alright? So, tuloy tayo. Ito na nga yung tinuturo ko sa inyo. Ito yung EcoFlow Delta. Ginagamit namin to sa mga editing namin. Mga drone, camera, cellphone. Kung saan kami mapuntang lugar, bundok, ilog, dagat. Actually, itong EcoFlow Delta, dumating ito unang-una sa amin sa isla. So, doon namin unang nasubukan ito. Pagdating sa editing, wala kami nagiging problema sa kanya. At nagagamit namin siya mga 12 hours na nag-edit kami. Tapos nakapagsasakni kami ng freezer dito. Ipapakita ko rin sa inyo yung sample ngayon kung ano ang kaya niyang gawin. So, dumating to sa amin sa isla. Doon ko to in-unbox. So, watch this. Alright, nakikita niyo parating na yan yung package natin. Battery yan, galing sa EcoFlow. Hindi ko alam yung eksaktong kakayanan nitong nasa loob nito. Ang purpose ko talaga dito is editing natin. At ito rin pinakamabilis mag-charge sa lahat ng ganitong klaseng battery system. Wala parang 2 oras, full charge na to pag sinaksak mo to sa 220 volts AC. Maraming salamat sa EcoFlow. Charge me now. So, unang puntos is may bag siya. So, sa mga ulan, init, nakabok. Sa lagi kami nasa mga ganang lugar. Oh, damn. Sexy man, may premium feel siya. Yeah. Tingnan niyo. Yan yung mga saksakan niya. Ibang klase sa personal ha. Ito yung harap niya. USB-C, USB, fast charging yan. Ito sa kabila, meron din itong 12 volts kung kagaya sa sasakyan. And ito yung charging niya. Dito may sasakyan yung fast charger niya na less than 2 hours full na to. Ito sa solar ito. Ito yung parang pinaka-breaker niya. So ayun, maraming salamat sa EcoFlow Delta. Namiss ba yung lugar? So ito na siya makalipas ng ilang buwan na paggamit namin sa kanya. Wala pa naman siya nagiging failure. Hanggat maaari, ayoko sana mag-invest kayo sa mga bagay na hindi magtatagal or hindi ko pa subok tapos ibabahagi ko sa inyo. So far wala namang nagiging problema sa kanya, lalong-lalo sa editing. Kung ano may mga sinasaksak namin sa kanya, ano man yung mga task na binibigay namin sa kanya, charging ng drone, charging ng GoPros, charging ng cameras, ng cellphone, o kung ano man yung mga gusto naming isaksak sa kanya, isaksak ko dito sa nasa likod ko mamira. Alam ka na dito, okay? Ano ba yung ginagawa? Pinitalagan namin yung damit naming mali. Ano ba? Bago design, labas na! 3.0! 3.0, meron na yan? Meron na yan? Wala nga ako dyan eh! Hindi,
Dahil kasi ginawa ko yung design na to dati nung wala pa siya. Si Kamanggang gumawa ng design na to sa mga hindi nakakaalam. Siya ang nagdo-drawing ito. Pangalawang version ng Masid. Yung Ogre na Hood, siya rin ang gumawa nun. So, siya nag-drawing niyan. Batuan lang kami ng idea pero siya na nag-finalize, etc. Palakpakan nyo naman si Kamangga para sa isang napakalupit na talento. Kaya mag-drawing kasi to sa mga hindi nakakaalam dyan. Andiyan mo yung mga drawing mo. Pakita mo sa amin mga drawing mo. Dinrawing niya ako tsaka si Jerry. Si Jerry ang drawing mo rin. Apo. Sige nga, kunin mo mga pakita natin sa kanila. Kamangga! Oh! Ito na, ito na. Ito na. Ito yung kanyang ito drawing. Si Janice yan. Oh! Oh, ito ang follow ah. Si Jeyo yan. Oh! Bata pa siya dyan eh. Ha? Bata pa po siya dyan. Bata pa, yan. Maliit pa lang sa mga ganito pa lang siya yan. Maliit pa. Ito, pangatlo. Oh! Payat pa siya dyan. Huwag na to, itang pabagan niya yung mamaya. Eto! Ang artista to ah. Sino ba yan? Kung kilala niya yung artista na yan, i-comment niyo sa baba kung sino yan. Alright? Tapos ito, yan. Ano niya lang yan? Imaginary niya. Imaginary mo lang. Apo, imaginary. Imaginary niya lang. Ano yung, anong material ang ginamit mo dito? Illustration board, tapos acrylic paint. Lahat yan? Apo. Binarnis ko lang para medyo magkintab. Ah. Smart? Sinang smart eh. Hindi. At least, talented. Ano mo yung itsura mo? Wala ka ng talent. Ah! Uy! Binibiro lang ito. Ano ka ba? Alam ko rin. Pagbiro kasi sila masyado. Subukan na natin doon sa loob kung ano pa yung makakaya niyang gawin at kung gano'n siya katagal magagamit sa kung saan sama natin ano natin yung mga isasaksak natin sa kanya. Para mapatunayan natin kung talagang effective ba talaga itong Echo Flow Delta na to. Kasi para sa amin, effective. Ano ba yung meron dyan? Power bank na malaki. Bakit parang init na init kayo dyan? Kasi dyan tayo kumuha ng source. Kapag ka nag-e-edit tayo, nag-charge tayo ng mga drone, camera. Kaya gusto natin i-share sa kanila. Okay, gina. Okay, alright, so subukan natin sa loob. Let's go. So ano ko natin susubukan? TV! Hindi, rep na lang muna. Let's try the ref. English. Rep na lang! Right. Ito yung rep na susubukan natin. Tignan natin kung kakayanin ba yung delta. Inom natin tubig. Game, game, guys. Inom natin ng tubig dahil medyo mainit sa labas. Right, game. Hilain natin itong rep para makabunod natin yung saksakan. Saksak natin dito sa delta na to. Ready. Na, tara na, tulungan niyo ako eh. Tulungan ko, big mag-isa? Kahit alok man lang, gusto niyo, big? Tulungan! Kasi yan, tulung-tulung ka. Ingat kasi! Alright, i-on muna natin siya bago natin isaksak yung ref. 100% pa yung battery ngayon. Yung nasa taas ng mga zero na yan, yan yung watts na pumapasok sa kanya kapag chinacharge mo siya. Yung mga zero naman sa ilalim na yan, yan naman yung watts kung gaano ka lakas yung sinusuplayan niya na sinaksak mo sa kanya. So nandito naman tayo ngayon sa kanyang likod. Nandito yung saksakan ng AC niya na 220 volts. May sarili siyang inverter. So may sarili din siyang on-off para hindi all the time pumakain ng kuryente yung inverter. So kapag kailangan mo ng AC na isasaksak dyan, tsaka mo lang i-on yung switch na to. Umilaw siya, yan, tumunog. So it means working na siya. Subukan na natin isaksak yung ref tapos makikita natin kung ilang watts yung kunin ng ref sa kanya. Kahit saan dito, pwede mo isaksak at lahat yan kayang gumana ng sabay-sabay. Ayan. Kung ngayon na nakasaksak na yung ref, makikita natin kung ilang watts yung binibigay niya dun sa ref at kung ilang oras pa natin pwedeng magamit yung ref natin. Alright, so ayan na. Nagkukonsume na yung ref. Ayan, 154, 164, 74, 180. Ayan, naglalaro siya sa watts na ganyan. So, magagamit mo siya ng 7 hours bago malobat ito. So, 7 hours ka na may freezer. Ayan, 8 hours pa nga. Ganyan mo katagal magagamit yung ref mo kapag ka-delta yung gamit mo. Ayan, ganyan kalaki yung ref natin. So, Kamangga, sukati mo nga, baba ka. Yan. Anong height mo? 6 flat. O yan, 6 flat yung ref na sinaksak natin. Babaw ka to. So, magagamit siya ng? 7 to 8 hours. Yes. Galing. Yan, pre, mathematician. Magagamit siya ng? Wala akong naisip. Magagamit siya ng? 7 hours. Alright, so natapos na natin i-test yung ref, yun na naging performance. So, babalik natin tong... Hop, medyo malapit na pa sa ano. Yan. Okay, kabila ka dito. Dito po banda. Mabuha. Okay, nalang. Tulungan nga. Wait, tapo. Dito banda. Dito banda.
Ganun kaya kadapat sa tulong na parang No. Sumusobra na kayo, ani na kayo. Feel na feel nyo, ha? Kung nagugustuhan nyo, nagkaganap pa, ha? O, yan, dapat sa kabila. Yeah. Alright, subukan na natin itong pangalawa natin susubukan. Ano next natin? TV? Speaker? Speaker! Speaker? Baka TV! Kailan pa yan? Gusto ko na TV ha! TV? Gagana yan TV, Ming. Sure yan. Speaker, subukan muna natin. Delta. Itong speaker natin na susubukan ngayon, ito yung binigay sa akin ni Jeyo. Mapapanood yun sa huling video natin. Hindi ako sigurado kung ilang watts ito, pero makikita naman natin sa Delta kung ilang watts yung kinukonsume niya. Kaya, subukan na natin. Alright, ikutin muna natin. Oh. Let's turn it on. Dito naman sa kabila, on ulit natin yung inverter. Gana na siya. Saksak natin tong speaker. Bam! So, on natin yung speaker. Ayan, pumapasok na yung kuryente. Mapalo siya ng 30 to 35 watts. Wala pa tayong tugtog ngayon. Makikita nyo, 39 hours natin siyang pwedeng gamitin. So, 39 hours tayong pwedeng magpatugtog sa kanya kung 35 watts yung kanyang kinukuhang power mula dito sa ating Delta. Alright, Bluetooth. Connect muna natin. Tugtugin natin. So, ayan, napinapailaw na nila. Ano pangalan yan? Shake. Ayan, hanggang nyo ha. Bluetooth connecting. Alright, ayun ngayon na mayroon tayong tugtog, ang kinukuha niya ay nasa 35 to 37 watts. 37 to 38 hours din natin siyang pwedeng magamit. Yeah, so ganun mo siya katagal pwedeng magamit sa speaker pa lang na 30 to 40 watts. More than one day mo siyang pwedeng magamit. So, asahan sulit na yun. Pero subukan pa natin sa ibang mga appliances na mas malalakas pa. Alright, ngayon naman, subukan naman natin itong Delta sa laptop. Dahil kapag ka nag-e-edit kami dito, usually 12 hours bago ito ma-low bat. 100 watts itong laptop eh. So, buka natin siya isaksak dito ngayon. Ito yung charger. Tapos, itong likod. On ulit natin yung inverter. Tara! Alright, so nandito na tayo ngayon sa Premiere Pro kung saan tayo nag-edit ng mga videos natin. Let's do it! 2020 since the pandemic starts. No place to go. Ayan, ngayon nakikita nyo, 97-98 watts yung pumapalo sa kanya. 13 to 14 hours tayong pwede mag-edit sa kanya. So kung itong laptop natin is 100 watts, yung mga cellphone usually na cha-charge natin dito, 10 watts, 20 watts lang yata. Jay, pakikuha mo nga yung cellphone dyan, tsaka charger. Bunutin muna natin yung laptop, tapos saksak natin yung cellphone. Tara! Ayan. Charging na. So, as you can see, ilang watts lang, 15 watts ang consume niya. Ngayon, 93, 90, bababa pa yan kapag ka naka-maintain na yung phone 1,200 itong ating EcoFlow Delta, 1,200 watt hour. 1,200 divided by 15 equals 80. So, kung halimbawa ang cellphone mo 15 watts, 80 times mo siyang pwedeng may charge dito. So, divide 30 kung isang buwan equals 2.6. Dalawat kalahating buwan kana pwedeng makapag-charge ng cellphone mo sa kanya. So kung nasa bundok ka o kung saan ka man lugar, magtagal ka ng dalawang buwan doon, safe ka. Everyday kung isa lang yung cellphone na chine-charge mo, safe ka. Makakapag-charge ka, so walang problema. Subukan pa natin yung iba pa nating mga gadgets sa kanya na usually natin ginagamit. Ano ba kayang drone? Try mo yung drone. Testing natin to. Tama saksa. Tagasaksak ka talaga. Ito yung drone natin, Mavic 2 Pro. Tagasaksak talaga to si Kamanggay. Hindi ko pala nabanggit sa inyo, nasa likod nito, sa baba ng AC, meron ding saksakan ng 12 volts pang sasakyan. So covered niya lahat. Yan. Ito yung outlet. Galing mo. Siyempre, first order kaya ako. Saksak natin to. Yan. Ayan. Tak. Ayan, umiilaw na. Kita niyo ba kung masilaw? Imbis na yung camera yung ilapit natin para maiba, ilapit natin kung ano. Kasi pagsiyaan niya eh. Oo, yan. Pakitak pa ko yung ilaw, yung ilaw. Okay. 50 watts yung output niya. So 26 hours tayong pwede mag-charge sa kanya. 98% pa yung laman ng Delta mismo. So 48 watts lang yung kinakain niya sa isang battery ng drone. Alright? So, tapag na natin.
Yeah. So kung 50 watts yung drone, 1,200 divided by 50 equals 24. So 24 times kang pwede mag-charge ng battery ng drone, which is ang battery ng drone ay 3,850 mAh. Pagka bumabiyahe kami usually sa isang araw, nakakadalawang battery ako ng drone. 24 divided by 2, 12. Mga 12 days ako makakapag-drone kapag ito yung dala ko, yung Delta. Try naman natin ngayon yung GoPro naman. Yung mga usually na ginagamit ko. Ito naman yung bag ng GoPro namin. Ito pala, may battery na. Nag-charge ako ngayon ng battery ng GoPro sa GoPro mismo. Dahil nasira ang charger ng GoPro kasama yung mga battery. Sabay-sabay, tatlo, nasunog. Ewan ko ano nangyari dun. Kung di ako nagkakamali, hindi ko yata nabanggit sa inyo na meron siyang USB sa harap at meron siyang USB-C. So, pakita mo, Pamangga. Ayan. Ah, nakikita nyo yung sa harapan na yan. Meron diyang pakibilis. Tapos may USB-C. USB, eh. Yung USB-C fast charging yan siya. Okay na. Okay. Bigat eh. Tapos, oh, yung USB-C fast charging yan. Tapos yung USB-A fast charging din. So ngayon magsasaksak tayo sa USB-A. Pakita mo sa kanila, sasabang sinasaksak natin. So ayan, ayan. So sasaksak natin yung USB sa fast charging. Alright? Tapos, ayan. So wait ka lang, wait lang. Wait lang. Teka, teka, iniin ako ha. So, eto ha. Ayan. So komportable ka na dyan? Okay. So, saksak na natin yung GoPro sa kanya. Ayan, makikita natin. Ilan? Meng, pakihawak to, Meng. Ilan ang pumapalo? Ayan, tignan natin ha. Diyan yung hinihila mo? So kung nakasaksak yung GoPro sa kanya, 5 watts lang yung kinakain, no? Ayan. So 99 hours natin siyang magagamit sa 5 watts. Yung 5 watts na yun, i-divide na naman natin ulit yan sa 1,200. Ah, wait lang, wait lang. Wait lang, wait lang. Okay na, so, sabi mo. 1,200 divided by 5 equals 50. 240 times ang pwede nating ma-charge na battery ng GoPro dito. 20 days to 1 month namin pwedeng magamit ito kung GoPro lang yung chinacharge namin sa kanya kapag nasa biyahe kami. Kung GoPro lang ah. So yun, ano pang pwede nating i-testing sa kanya? TV. TV. So akyat tayo sa taas, subukan na natin yung TV doon. Subukan din natin sa microwave or what. Sagarin na natin kung saan ba talaga yung kakayanan nitong Delta na to. Let's go! Tara, tara. Alright, akit tayo sa taas. Subukan natin yung TV. Ano ba pwede natin masubukan dito sa taas? Dayuhin natin sila dito. Kumusta si Stig? Stig! Hey! Bakit ka nandiyan dyan? Wait, ha? Anong ginagawa mo dyan? Lalaro. Lalaro ka dyan? Hi! Hi! Ito na. Mga boys, oh, nakakahan. Ito, ito ang subukan natin TV. Subukan natin dito. Meng, patong mo dyan sa upuan, Meng. Masid, oh. Muna kayo ng masid na yan. Baka makawawalan kayo niyan. Patong lang yan. No, 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 sorry. Kids. Oh, ta? Kita mo. Kanina yan? Kids. Oh. Sige nga, drive mo nga. Sige nga, sige nga. Kaka. No, no, no. Oh, that's si Astig lang daw. Oh. Hmm. Uy! Galing naman. Galing naman nun. Mamay na daw. So, subukan na natin yung Delta. Ilan na? 97%. So, saksak natin yung TV dito. Ayan! Saksak mo yung TV dyan. Alright. Saksak mo na yun sa'yo. Yan! Yan! Perfect. Hindi pa naka-on yung TV. Kung kukonsume siya ng 20 watts. So, ibig sabihin, kapag nakasaksak pala tong TV, nakababad lang, 20 watts. 20 watts. So yung mga TV ninyo, kung nakasaksak ng maghapon, magdamag, kumakahain pala na ang kuryente yan. Tanggalin niyo yung mga TV o kung ano mga nakasaksak na ganyan. Ganun pala yun. Alam mo, the whole time naka-on lang lagi. 20 watts na pala kagad kinukuha niyan. Ah, nawala! Huh? Nawala yung 20 watts. Nawala. Ano yun? Tanggalin mo. Baka yung ano, kumuha lang siya ng power pang reserve niya tong ilaw. Ay, galing. Wow. Personal. Tanggalin mo na. Tanggalin mo. Galing mo. Ang talino ng mga sudyante mo. Personal. Ganun nga siguro. Yes. O, tamo, ulitin ko ha. Ulit yan. Tamo. Sige, sige nga. Saksak mo ulit. Sige natin. Sige natin. Ayan. Ba't walang nangyari? Hindi, teka, ante! Ah, ayan! Kasi nga kumukuha siya ng ano, power sa light na to, maliit. So may battery dyan, rechargeable. Nilinin niya lang yung
ano yung ano mo. Talino rin. Okay. Hindi naman siya kasi naka-on. Hindi yan ni-read ma. Kasi kung read ang nakasulat yan, read. Hindi watch. 20 watts. Dito lang ako para magano ng delta. Alright, enough. Enough, enough, enough. Kaya na ako nag-iinis. Magtagalog, Tagalog ka, oy! So, Nido, kailangan ganyan kalapit, Josh. Ano yan? Infrared? Para makita sa video. Ah, okay. So, ayan, pag naka-on na yung TV, ang kinukonsume niya ay 92, 95, ayan. Lalaro. 84. Paano, paano pagkasaya mo? Paano pagkasaya mo? Lalaro eh. Nilalaro eh. Ngayon, 115 watts siya. So, magagamit natin tong TV ng 11 hours using this Delta. Ilang beses na kami nanood ng movie dyan. Ilang oras na, pero hindi naman namin nauubos kasi hindi ko nalang nababantayan kung ilang percent yung nababawas namin sa kanya. Microwave naman. Subukan naman natin kung gagana ba tong microwave na to. Pagkain sa lubo. Kanino yan? Saksak natin yung microwave. Ayan, nakikita nyo. On na siya. 1, 2, 3. Okay, go. Ayan, 1,300 watts yung consume niya. Ayan, so 57 minutes mo siyang magagamit kapag nag-microwave ka. Eh, usually kapag nag-microwave ka naman, di ba, ang gamit mo lang talaga sa kanya is 3 minutes, 2 minutes. So, matagal na yung 3 minutes eh, di ba? Divide na naman natin. 57 minutes divided by 3, 19. 19 times mo na pwedeng magamit yung microwave kung 3 minutes ka lang. Ilang beses ka ba mag-microwave sa isang araw? Kung mag-microwave ka sa isang araw, 3 times, kasi 3 times ka kumakain. So, 19 divided by 3. So, 6 days, mga 1 week mo na magagamit ito para sa microwave lang. Ano bang pwede natin i-try? Yung blower. Blower. So, yan, isaksak na natin. Alright. Wait lang, tignan muna natin ilang watts. Kasi itong Delta, 2,000 watts ang pinakasagat okay, nito. Ilan? 2,200 watts. Totoo? Ay, grabe naman. Totoo nga. Ah, 2,200 watts. So, ang pinakamax nito is 2,000 watts. Kaya huwag na nating subukan. Baka, ito na yung huli natin pagkikita ni Delta. Pagka nasa mga camping kayo, huwag nyo na masyadong sagarin. Huwag mag-blower. Huwag na masyadong mag-blower. Pumunta kayo sa tabi ng dagat, namnamin nyo yung lakas ng hangin, mag-isip-isip kayo, mag-meditate kayo, bumalik ulit kayo sa camp spot nyo kapag tuyo na yung buhok nyo. Huwag na kayo mag-blower kasi mawawala na yung purpose ng camping, mawawala yung lagkit ng dagat, no? Saka masarap yun, lumaba pa yung buhok ko pag natutuyo yung dagat sa bangin. Ay, sarap kasi may kanin. Agit ba? Ang hyper ni Kamangga ngayon, no? Kumalma-kalma ka nga. Mahahalata nila ko dito na anong ginagawa mo. Wala man ako ginagawa. Gabi naman, wala nga. Safe yun. Alright, so punta naman natin ngayon dito si Mama. Mama, ano ang ginagawa mo dyan, Mama? Oh, checking our machine. Working. Masada, yeah. Ayan, nandiyan dyan. Nababasa namin lahat ng pangalan ninyo. Maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa Masid. Maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa Ong Fam. Salamat, salamat sa inyong lahat. Tuloy nyo lang kami sa Bartahala at bili kayo ng Masid. Yes. Yes. Anong Facebook mo raw? Maraming tatanong. Josh Ong pa. Josh Ong. Ang Facebook pa ay. Oh, so yan. Jeremiah Ong. Yung account ko na natitira yun na lang, Josh Ong. Marami akong account pero... Hoy, madumi ka! Umiga ka sa kama! Hala, kita nyo, kita nyo! Pinulak ako, pinulak ay! Grabe, Jeyo! Ay! Kukulit nyo dito sa kwarto. Yan! Grabe! Ito, alcoholo. Yan! Alright, so bago tayo bumaba, tatanggalan muna natin ang sipon si Dongdong. Okay, sip-sip din muna, Papa, sip-sip. Wait. Papa! May sipon ka rin, Meng, di ba? Jeyo, kapatid mo. Kaya naman na, pakisip. Alright, so kaya naman na tayo sa baba. Let's go! Alright. Let's eat! Diyos Ama, maraming salamat po sa araw na ito na nagigligtas kami. At unti-unti na rin pong gumaganda ang panahon. At anuman po ang mga pinagdadaanan ng ibang tao ngayon, naway gabayan po ninyo sila, tulungan po ninyo sila na makabawi at makaahon, makagalaw na maayos ang kanilang buhay, makausad sa kung ano man yung mga balaho na nadadaanan nila ngayon. At gabayan po ninyo ang kanilang mga pag-iisip, ang kanilang mga puso na naging tama palagi at maging patas sa ibang tao upang mas lalo pa po malayo ang kanilang marating ng bawat isa. Maraming salamat po sa pagbibigay ng kaligtasan, ng pagmamahal sa isa't isa, at lalong-lalo na sa pag aalaga kay Jaydon El Franco Ong, sa pinakamaliit sa aming Ong Fam, at sa buong pamilyang ito. Maraming salamat po sa pagbibigay ng biyaya, Diyos Ama, na pagkain sa araw-araw, kalusugang maganda. At ingatan po ninyo kami sa mga kami mapunta, sa mga kami mapadpad, at lahat ng ginagawa namin, Diyos Ama, gabayan niyo po kami at iayon niyo po sa inyong plano ang direksyon ng aming buhay. Maraming salamat po sa lahat-lahat, Diyos Ama, sa kalusugan na binibigay niyo sa bawat isa, sa mga kamag-anak namin na hindi namin kapiling ngayon, at sa mga tao na hindi man namin kakilala.
na sumusunod sa inyo dyan sa bahay. Ingatan po ninyo lahat ng buong biyahe ngayon, lahat na nasa camping, lahat na nasa bundok, at ingatan din po ninyo mga nasa bahay ng mga kaligan ng pamilya. Ay, maraming salamat po sa lahat-lahat ko sa mga pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Itadakimasu. Ma. Kain, ma. Sige lang, tapos na kami kumain. Kainin na kayo natin. Ano kanain nyo? Dito. Ano ko movie pa kami kami ng bumbong. Papa. Movie. Tignan nyo, pala na yung soy story. Dali sa party bar. Sarap yan, nakarami na ako. Oh? Ano yung soy story? Pastries! I want his pastries! Yep, go on the inhale. Bigay lang, bigay? Oo, bigay lang! Pwede natin. Soy story. Ayan, tikman natin. Tikman natin dali. Bigay daw ito sa atin. Ayan o. Gusto ko ito mukhang hopya. Bango. Parang cheese. Opo, parang cheese ba yan? Ito po, ano? Ito, ano itong loob? Ma! Salamat! Anong panong po? Paano sila maninilala? Wala karton doon. At? Walang bagay. Ano ang kalagay dyan? Soy story. Ito yung karton nila. So, ito ba yata yung kinakain nyo ngayon? Ito yan? Opo, yan. Sa Cartimar. Ikaw yan, sa Maynila. Alright, kakain natin ito mamaya. Yung parang mupya. Parang mupya. Parang mupya. So just sit with me. Talking to the night until the morning. Building camp. Mystery.